Hello. Kamusta kayong lahat? Sir Howard here. Excited ako sa video na to kasi this is the first video na gagawa tayo ng song analysis. Ano ba yung song analysis? I am going to select a random song and then babasahin natin yung mga lyrics ng song. And then habang binabasa natin, I am going to introduce you to different psychological concepts and ideas na maikita doon sa lyrics nung kanta. Now, you may be asking me, bakit natin ginagawa to? Bakit ba dapat mag-analyze pa tayo ng songs? Why not just talk about psychology using textbooks, using journal articles, and other researches? Kasi, ako naniniwala na merong psikolohiya sa musika. I don't know if you realize, pero bawat kanta na ginagawa, every song is out of a psychological experience. Merong isang tao na nag-undergo ng isang experience, verbalize niya yung nangyayari sa mind niya through the song. So, I think this is a perfect opportunity to really understand the mind by analyzing how people think within the songs that they create. Kaya doon ako nanggagaling, no? May psikolohiya sa musika. Ako naniniwala, if we want to understand the mind better, one way to do that is to analyze how people are thinking through the songs that they create. Okay? So, basta pag nakita nyo sa upload ko yung song analysis, that's exactly what we are doing in this series of videos. So, ang unang kanta na i-analyze natin is the song Through the Years na kinanta ni Kenny Rogers. Isa to sa mga favorite songs ko, no? Lalo na kapag nagkakaraoke. Nako, isa yan sa mga talagang una kong kakantahin. At hindi lang ako yan. I'm sure many Filipinos, magpunta ka sa isang kantahan sa karaoke, isa yan. Hindi matatapos ang gabi nang walang kakanta ng Through the Years. Alright? So before we analyze the contents of this song, a little bit of a background. Alam nyo ba? Trivia. Hindi pala si Kenny Rogers ang nagsulat ng kanta. Kasi ako lumaki, akala ko si Kenny Rogers talaga yung nagsulat ng Through the Years. Siya lang pala ang kumakanta niyan o nagperform, but it was actually written by a guy by the name of Marty Panzer. Siya yung gumawa ng lyrics o yung words of the song while Steve Dorff was the one who created the music of that song. Okay, so i-correct natin yung misconception na ang Through the Years sinulat ni the late Kenny Rogers. Ha, hindi totoo yun. It was written by Marty Panzer and the music was created by Steve Dorff. Isa pang trivia before we go to the lyrics, alam nyo ba na yung unang beses na narinig ni Kenny Rogers yung Through the Years, he said no. Ayaw niyang kantahin yung Through the Years kasi daw, during that time, he was very busy promoting his single entitled Lady. Alam niyo yung kantang Lady, no? Si Kenny Rogers yung kumanta nun. Yun yung kasagsagan nung kasikatan nung kanta na Lady. So sabi ni Kenny Rogers, I would rather spend my energy promoting the song than to sing a new song. Alright, so hinindian niya yung Through the Years. But to make the long story short, after a series of events, ang ending, napapayag din naman si Kenny Rogers na kumanta ng Through the Years. I-google niyo na lang kung ano nangyari, bakit ang ending, kinanta rin pala niya yung Through the Years. But isa pang trivia, kung hindi talaga natuloy na kinuha ni Kenny Rogers yung kanta na Through the Years, did you know that the artist who is already lined up to sing that song was Lionel Richie? Kung hindi talaga tinanggap ni Kenny Rogers yan, Through the Years would have been performed by Lionel Richie. So imagine yung Through the Years tapos kanta ni Lionel Richie. Okay rin naman, di ba? Oo. Pero wala, nagbigay lang ako ng trivia just to have some background about the song. Alright? So when we return, inom lang ako saglit ng tubig, sisimulan na natin yung pag-analyze ng lyrics of the song Through the Years. Just stay right there. Okay.
Okay, simulan na natin. First lines of the song, I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. Meron lang akong comment, pause lang tayo dito about these words of the song. Ito yung tinatawag natin sa psychology na memory bias. So these words are showing what we call memory bias. Nangyayari yan when what we remember is influenced by what we feel. Because there is a direct link between what we remember and what we emotionally feel. So halimbawa, kapag ikaw ay punong-puno ng negative feelings, hindi maganda yung pakiramdam mo. May masakit sa'yo or meron kang negative emotion, depressed ka. Ang epekto niyan sa memory mo, you are more likely to remember bad memories. Tumutugma yung mga naaalala mo sa currently na nararamdaman mo. And the reverse is true. Kapag yung mga feelings mo naman positive, okay na okay yung katawan mo, you feel so good, you are dominated by positive emotions, most likely, yung mga memories na tumatakbo sa utak mo will be positive ones. Diba? And going back to this song by Kenny Rogers, kung babasahin mo yung kapuunan ng kanta, I think he's generally feeling good. Positive yung emotions na nafe-feel niya. Therefore, yung mga memories na naaalala niya about his partner in this song are very positive. So to put that in a diagram, ito ang nangyayari currently sa kanta, no? Yung positive emotions that the singer is feeling is affecting what he is remembering. So, yung memory niya dito is biased towards positive memories. Halos wala siyang naaalalang negative memories that he had with the beloved. Bakit? Dahil nga yan sa kanyang positive emotions na nararamdaman. And again, we can see that in these words. Diba? Balikan natin yung lyrics ng kanta. I can't remember when you weren't there. Wala raw siyang maalala na panahon na hindi nandoon yung kanyang beloved. But let's have a real talk. Is that reality? I don't think it is. Imposible namang ganyang ka-perfect yung partner niya. Somewhere along the way, I'm sure meron ding mga moments na kailangan niya yung partner niya, pero yung partner niya wala doon. Diba? Hindi naman ganyan ka-perfect siguro yung partner niya. Or even the second line. O sabi pa niya, when I didn't care for anyone but you. Again, is that reality? Sa tingin niyo, totoo yan? Imposible naman yan. Siguro naman, kahit papano, meron pa rin siyang mga tao na kinicare about other than the beloved. Yes, he cares about the beloved so much, but he also cared for siguro his friends, his family, or whoever. Hindi lang exclusively dun sa kanyang beloved. Oh, di ba? So yun yung klarong-klarong memory bias dito. Bias siya sa mga positive memories that he has with the beloved. But does this mean that the singer is lying to us? Pinagloloko ba tayo ng singer dito? No? Ang sagot, hindi. Hindi niya tayo niloloko because sa perspective niya, yan talaga yung naaalala niya. Kasi nga, yung memory niya is biased towards good things about his partner in the song. Because he's feeling good. Diba? Yung positive emotions niya, yun yung nagtutulak sa kanya na magkaroon ng memory bias. Alright? So, ituloy natin. Sa next line, sabi, I swear, we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Alam niyo, pigilan niyo ako, ha? Kasi natetempt na talaga akong kantahin to, no? Hindi lang pwede kasi makakopyright tayo, no? So, binabasa ko na lang. Pero, komentan ko yung linya na yan. Can't imagine anything the two of us can't do. Okay? Anong psychological idea yung pwede nating matutunan from that line? Ito naman yung tinatawag natin sa psychology na overestimation effect. This happens when our emotions distort our ability to estimate our capabilities. Or sa Tagalog, yung emotions mo, meron siyang kakayanan na gawing palpak yung pag-estimate mo kung ano yung mga bagay na kaya mong gawin. Halimbawa, kapag ikaw ay napapangunahan ng fear o ng takot, let's say, kinakabahan ka sa kalaro mo sa basketball, meron kang ka-1-on-1,
Ngayon, ang totoo, sa reality, mas magaling ka naman talaga doon sa kalaban mo. Okay? You are more experienced, you are more practiced, you have more techniques. Pero kapag napangunahan ka ng fear, ano nangyayari? May tendency that you will underestimate yourself. So you begin feeling that your opponent is better than you. So mararamdaman mo na parang mas magaling siya sa iyo, pero sa totoo lang talaga, tanungin mo ang lahat ng taong may kakilala sa iyo, mas magaling ka talaga sa taong 'yon. It's just that you are underestimating yourself because of the fear that you are feeling. Nagda-doubt ka sa sarili mo, kaya yung fear and doubt, kambal 'yan eh. 'Di ba? Kapag napangunahan ka ng fear, ayan na. You begin to doubt yourself. You begin to underestimate what you can really do. But the reverse is also true, no? Kapag yung emotions mo naman ay positive, like you are so in love, ayan na. Diyan napapasok yung overestimation effect. Now you begin to feel that you can do almost anything simply because you feel so good about yourself. Again, anong tawag doon? Yan yung tinatawag nating overestimation effect. And we can see that, again, doon sa linya na can't imagine anything the two of us can't do. So, Tagalogin mo, anong ibig sabihin yan? No, basta kasama kita, kahit ano pang problema, kaya nating harapin. Again, napaka-sweet nung thought, but we know that's unrealistic. Sadyang may mga problema na malaki, na very powerful, na sobrang tindi, na kahit kayong dalawa lang, hindi nyo kakayanin. Diba? So parang ano to, no? It's an exaggeration. Hindi totoo yan. May mga problema na hindi nyo kakayanin ng kayong dalawa lang. You will be needing help from other people. You will be needing resources from other people. But again, the singer here is not lying. Sa perspective niya, yan talaga yung nararamdaman niya kasi nga under siya ng spell of overestimation effect. Dahil sobrang in love niya doon sa kanyang beloved, it feels like lahat kaya nilang harapin. Okay? Now, okay naman yung overestimation effect, no? Psychologically, kasi masarap talagang maramdaman yan. You feel so energized, you feel so motivated, right? Halos lahat kaya mong gawin. So, you end up doing many things, you become productive. Pero huwag tayong maging bulag sa panganib. Sa danger of overestimation effect. Because this effect gives you a false sense of your capability, it might lead you to do irrational behaviors. Baka gumawa ka ng mga bagay na hindi mo naman talaga dapat gawin kasi kulang yung resources mo when you do those behaviors. O, diba? Yun yung danger nun eh. Magandang halimbawa dito yung mga teenagers. Many teenagers fall under the spell of overestimation effect. Lalo na kapag yung dalawang teenagers na to very in love with each other, prone yan sa overestimation effect. Lilinya yan na, oh, lahat kaya natin, basta magkasama tayo. You and me against the world. Walang mahirap, basta magkasama tayo. Again, these statements, sweet, romantic, wow. But again, hindi nga siya realistic at delikado. Dahil naniniwala sila na lahat ng challenges kaya nila. Oh, posibleng gumawa sila ng mga irrational behaviors like, at a very young age, nabuntis yung babae. 'Di ba? Tapos yung age ng lalaki 15, yung babae 16. Paano ngayon 'yan? 'Di ba? Doon pa lang ngayon nila marirealize na kapag meron ng baby, na kapag meron ng pamilya, how hard it is na magkaroon ng pamilya at such a young age. Doon pa lang nila marirealize na hindi pala sapat yung resources nilang dalawa lang to help them get through that situation. Kasi bago nila ginawa yung irrational behavior, it felt like kayang-kaya nilang lahat. Pero nung nandoon na sila sa sitwasyon na yon, aba, it's not easy as we thought it was. Naging biktima sila ng overestimation effect. So, yan yung danger ng overestimation effect, no? And this is also connected to why many teenagers develop vices. Bakit ang mga teenagers prone na mag-develop ng mga bisyo? Ilang beses na pinag-aralan to sa developmental psychology, wherein the answer is most teenagers
they have this false belief that they are more powerful than their vices. Meron silang ilusyon na hindi sila kukontrolin ng mga bisyo nila. Ah, hindi, kaya ko yan. Oo, konti-konti lang naman, tikim-tikim lang naman, hindi ako ma-addict dyan. Oh, they overestimate themselves. Akala nila ang lakas-lakas nila that their vices will not eat them alive. Only to find out later on, fast forward, na mas powerful pala yung vices compared to their capability to resist the vices. Kaya ang ending, karamihan ng mga teenagers, eh napupunta sa rehab. Diba? They undergo addiction to the point na kailangan na nilang mag-rehab. Ang tawag pala dyan, no, in a more technical term in psychology, is adolescent invulnerability. Yan. When they overestimate themselves because they feel good about themselves. And you know, every time I teach the overestimation effect, naaalala ko lagi yung passage in the Bible which I think is very accurate in describing overestimation effect. Jeremiah 17 verse 9. Anong sabi doon? The heart is deceitful above all else and beyond cure. Who can understand it? Totoo yan eh. When it comes to our emotions, minsan, they make us feel things that are not in line with reality. Kaya ang magandang response na pwede natin gawin dito, no, in connection to this is, we need to have reality check whenever we are highly emotional. Kaya totoo rin, no, yung wisdom that we should not be making decisions or important choices whenever we are highly emotional. Kasi most of the time, yung mga decisions na ginagawa natin in the height of our emotion, that's not the best decision to make. Kasi na nagiging biktima tayo ng overestimation effect. So kinakailangan meron munang kukontra sa'yo. Dapat meron munang mag-check kung talagang okay ba yung decision mo. You know, na malamang sa malamang nga, hindi, especially if you are highly emotional. Okay? So anyway, tuloy na natin yung next line ng song. Anong sabi? Chorus na to, no? Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I've found with you. Through the years, I've never been afraid. I've loved the life we've made. And I'm so glad I've stayed right here with you through the years. Nako, pigilan niyo talaga ako. Malapit ko na kantahin to. Makakopyright lang tayo, no? But I just want to comment on those lines. Yung mismong chorus as a whole, okay? Alam niyo ba, in the social psychology of relationships, ito yung tinatawag nating principle of reinforcement. Ibig sabihin lang yan, sa principle of reinforcement, ang sinasabi dyan, this principle teaches us how to strengthen our relationships. So kung gusto nyong mas ma-enhance o mas lumakas o mas tumatag yung relationship nyo with anyone, ha? Hindi lang sa jowa, no? But to anyone, you need to be reinforcing that person that you are in a relationship with. Tanong, paano yon? Paano ba i-reinforce yung taong karelasyon mo para lalong tumibay yung relationship? You need to collect positive experiences. Positive experiences reinforce or strengthen the relationship. Kaya nga kung babasahin nyo yung mga linya ng chorus, tingnan nyo yung mga naka-red. You never let me down. You turned my life around. The sweetest days I've found in you. I've never been afraid. I've loved the life we've made. All of those words are reinforcements. Positive experiences yan. At yung mga positive experiences na yan, yan yung nagpapatibay sa relationship natin with another person. Now, you might ask me, okay, mahalaga pala yung positive experiences para lumakas yung relationship, but how do you create positive experiences? Kasi kine-create yan eh. Hindi naman binibili yung positive experiences. You need to create those positive experiences. I think the greatest psychologist of all time, Jesus Christ himself, John chapter 13:34, can answer this question. Ang sabi, a new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. Anong sagot sa tanong?
if you can connect the dots. How do you create positive experiences within your relationship? You need to be doing things to each other out of love. Yan ang sure ball na paraan para magkaroon kayo ng maraming positive experiences in the relationship. Kapag may gagawin kang action sa partner mo, towards your partner within the relationship, make sure na yung motive na ginagawa mo, why you're doing that, is because of love. Kasi maraming mga tao, no, when they do certain things in the relationship, out of selfish ambition. That's one sure way para masira yung relationship. Imaginin mo, lahat ng gawin mo sa relationship, eh, tungkol lang sa sarili mo. Ginagawa mo to, ginagawa mo yan out of selfish ambition. It's just a matter of time. Masisira yung relationship na yan. But the reverse is true. Imaginin nyo yung couple, lahat ng ginagawa nila sa relationship out of love for the other. It leads to a lot of positive behaviors in the relationship that gives birth to positive experiences. Kaya yan yung paraan talaga para palakasin nyo yung mga relationship nyo. When you do something to your beloved, make sure that you are doing that out of love. That should be the motive of why we do things towards our beloved out of love. Just like what Jesus was teaching in this passage. Alright? So, mag-break lang tayo saglit, no? Hinga lang ako saglit dito. And then, when we return, itutuloy natin yung pag-analyze ng through the years. I'll be right back. Okay, punta na tayo sa second verse of the song. I can't remember what I used to do, who I trusted, who I listened to before. I swear, you've taught me everything I know, can't imagine needing someone so. Oh, yung mga nakikinig sa akin, I'm sure meron kayong na-sense dito. This is another example of the overestimation effect. So, kitang-kita natin na yung kumakanta talaga dito, sobrang positive ng nararamdaman niya that he is under the spell of overestimation effect. Okay? O, tuloy natin. But through the years, it seems to me, I need you more and more. Oops, pause lang tayo. I want to comment on that line. I need you more and more. O, one psychological concept na related sa linya na yan is the concept of attachment. Lahat tayo, when we are in a relationship, meron tayong attachment to that person na karelasyon natin. And what do you mean by attachment? Degree of wanting to be with the person. Gaano mo kagusto na laging kasama yung tao na yan? Attachment yon. Or pwede rin how much you need the other person. So given this definition, kapag mataas yung attachment mo with another person, ibig sabihin lang yan is gusto mo laging kasama yung tao, nalulungkot ka pag hindi mo siya kasama or malayo siya sa sayo, mataas yung attachment mo sa kanya, or kapag marami kang mga kailangan na binibigay niya at natutuwa ka kapag binibigay niya yung mga pangangailangan mo, then that is an indication na mataas ang attachment mo to that person. Okay? And again, doon sa through the years na song, no, yung linya na yan, I need you more and more. Oh. Tingin nyo yung line na yan, ano yan, mataas yung attachment niya o mababa? If you're listening to me, the answer is mataas yung attachment niya doon sa kanyang beloved. Because he says, every day I need you more and more. So you translate that, every day I am becoming more and more attached to you. O, diba? So ano ang pwede nating matutunan dito about attachment? That attachment is nurtured. Saan nang gagaling yung attachment? Bakit gusto mo siya laging kasama? Bakit may mga needs ka na nabibigay niya? Because you nurtured that attachment. Kaya lumalakas yung attachment mo. Kasi yan na yung epekto ng positive experiences that you collect in the relationship. Remember, kanina sinabi natin yun, no? Na kapag gusto mong palakasin yung relationship, you collect positive experiences.
Pero ang consequence niyan, pagparami ng parami yung mga positive experiences nyo, lalong tumitindi yung attachment nyo sa isa't isa. Okay? So I think this is a, may isa pa akong diagram dito na mas simplified, no? Mas madaling intindihin. So attachment is nurtured. As time goes by, as you collect positive experiences, ano nangyayari? Yung attachment nyo sa isa't isa, pataas ng pataas. Palakas ng palakas. Alright? But let's dig deeper into those words, no? Yung sinasabi ni Kenny Rogers, no? Wait lang ah. Ayan, yung sinasabi ni Kenny Rogers, yung I need you more and more, right? So again, ibig sabihin ng attachment, when you are attached to a person, you are more likely liking or desiring the fact that you are giving each other your needs. Like what? Ano ba yung mga needs na gustong-gusto nating natatanggap from someone that we are so attached to? Oh, ang sagot dyan, ito yung listahan. Diba? Kapag attached na attached ka doon sa tao, you are so comfortable receiving these things from this person, no? Comfort, resources, intimacy, security or assurance, and affection. So again, kapag sobrang taas ng attachment mo with that person, nakadepende ka sa taong yan in getting these things that you need in the relationship. Now, question, is that bad? Masama ba yon na nakadepende ka sa taong yon in receiving these things? Ang sagot ko dyan, it is a double-edged sword. Merong dalawang side yan. Now, maganda yan kasi masarap sa feeling, right? I mean, for those of you who have been in love, mag-ano kayo dyan, mag-comment kayo dyan sa comment section. Diba, pag nai-inlove ka, ang sarap sa pakiramdam na yung mahal mo, mahal ka rin, at yung mahal mo, binibigay to sa'yo everyday. Comfort, resources, intimacy, security, assurance, affection. Right? And these are the things that make us happy and want to stay and want to protect the relationship. Right? So maganda. On one side, yun yung first edge of the sword. Pero wag natin kakalimutan yung second edge of the sword. Which is what? Well, paano kung hindi kayo nagkatuluyan? Paano kung halimbawa, nag-break kayo? Something happened, hindi nyo kinaya, talagang nag-decide na kayo mag-break, ano mangyayari? Can you imagine? Lahat yan, mapuputol yung supply mo. Wala ka na ngayong tinatanggap na comfort, resources, intimacy, security, affection. Why? Because you have been so dependent on that person to whom you were so attached. Yun ngayon yung negative side. Diba? All of a sudden, dahil nag-break kayo, wala ka ng supply ng mga yan, and that will ruin your psychological well-being. O, ngayon, ano ang lesson na pwede nating matutunan given that? Don't overly become attached to another person. Siyempre, marami sa inyo, nakataas ang mga kilay. Eh, diba pag nasa relationship ka, dapat all out ka. Dapat wala kang walls. Dapat wala kang tinitira. But listen to me first. Tignan nyo muna yung logic nung idea na to, no? Don't overly become attached to another person. Ano bang ibig sabihin ng overly become attached? Paano ba malalaman na overly attached ka na doon sa tao? Ito ang sagot. When you entirely rely on your partner for all your psychological needs. Kapag siya na lang yung source. Siya na lang yung pinagkukunan mo ng mga needs na kailangan mo bilang tao na nasa isang relationship, that's overly being attached to the person. Unfortunately, in our culture today, and there are many love songs out there, yan yung model na pinopromote. Eh. Diba? Yung, dahil mahal na mahal kita, no? Sobrang saya ko kasi lahat ito sa'yo nang gagaling. Lahat ito sa'yo ko kinukuha. Oh, again, it sounds so romantic, it sounds so sweet, but it is psychologically unhealthy. It is psychologically dangerous. Kasi nga, kung siya lang yung supply mo, siya lang yung supplier mo ng mga yan, at hindi kayo nag-work out, all of a sudden, nawala yung supply mo na yan, hindi kakayanin ng psyche mo yung sudden absence of these things.
Right? So, what would be a better model is, ito dapat, you know, na kahit nasa relationship kayo, eh, meron pa rin kayong interaction, meron pa rin kayong active relationships with other people. Hindi nawawala sa picture yung mga friends nyo, hindi nawawala sa picture yung mga family members nyo, because these other relationships are also potential sources of these things. So, nakuha nyo yung pinagkaiba, yung in this model, marami kayong sources nito. Diba? Kaya, kung sakali mang hindi nag-work out itong partner mo, again, malaking kawalan yun. Diba? Malaking kawalan yun. Pero, hindi ka totally devastated because meron ka pa rin supply ng mga yan, kahit na mas konti, coming from other healthy relationships that you have. Diba? And this is also being confirmed, no, in many studies in couple psychology. Isa sa mga models of relationship that is being promoted in couples therapy or in couple psychology is yung this model. Diba? What do you notice in this model? Na sa isang relationship, hindi tama na kayong dalawa lang. Totally, yung merong kayong mundo at exclusive, kayong dalawa lang. You need to be involving other relationships, especially your relationship with God. So, tatlo kayo in the relationship. Ang advantage ng ganitong model kasi is you are not putting a lot of pressure, putting a lot of strain to your partner. Diba? Kasi kapag halimbawa, walang Diyos, walang God, husband and wife lang. Can you imagine what happens? Si husband will expect a lot of things from the wife to make him happy. Eh, ang problema, si wife, may mga limitations. Just like the husband has limitations, the wife also has many limitations. So, walang pwedeng gawin si wife para totally maging masaya si husband. Pero, look at the framework. Pag kayong dalawa lang, expect ni husband na lahat ng kailangan niya dapat maibigay ng wife. And vice versa, ganun din yung wife. Kapag in-expect ng wife na lahat ng kailangan niya dapat magagaling lang kay husband, she will just end up being disappointed. Because again, the husband is just a limited being. So, when you include a being who is unlimited, kung may pagkukulang man si wife kay husband, hindi ganon katindi yung deprivation ni husband because meron pa siyang isang source na pinagkukunan. Yung Diyos ngayon yung magpupuno nun. And vice versa, kung meron mang pagkukulang si husband kay wife, hindi ganon katindi yung epekto kay wife because God is adequate to fill the inadequacy of the husband. Kaya, according to studies, kapag ang mga couples daw na ganito yung model ng relationship nila, you know, yung meron pang ibang source of psychological needs such as God and other healthy relationships, these are the kinds of relationships that last. Ikumpara mo raw sa mga couples na ang pananaw nila sa relationship, you and me against the world. Yun daw yung mga relationships na mataas ang threat, mataas ang possibility that will not last. Kasi nga, they are putting a lot of strain or pressure to each other. Kaya, ang magandang lesson na pwede nating matutunan dito is, if you are in a relationship, totoo yan eh, huwag nyong ikulong ang mga sarili nyo sa isa't isa. Diba? Kahit na married na kayo, kahit na you are in a relationship, huwag nyong i-cut off yung ibang relationships nyo. Because most people do that, no? For the sake of exclusivity. No, na kapag may asawa na, wala nang barkada, wala nang ibang tao sa relationship, tayong dalawa lang sa mundo natin, you and me against the world, that is psychologically unhealthy. Alright? Okay. I hope you're learning so far. Dami na nating insights, ha? So, ituloy na natin. So, through the years, through all the good and bad, I know how much we had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. And then, ito na yung
ending nung kanta, no, yung last line of chorus. Through the years when everything went wrong, together we were strong. I know that I belong right here with you. Alang, ayusin ko lang ha. Through the years, I never had a doubt. We'd always work things out. I've learned what love's about by loving you through the years. Isabay ko na yung analysis nung mga linya nung chorus na yon, no? Oh, ano ang psychological insight that we can learn from here? I want you to notice the words here that will turn red. Diba? And read it on your own. Anong napapansin nyo? What are those words that are turned into red? Actually, these words teach us how to make your relationship last. Paano ba magtagal ang relasyon? Paano ba pinapahaba ang relasyon? Diba? Yan yung sagot. Dapat yung mga words na yan existing in your relationship. But, you know, how do we categorize this? Kasi mahirap tandaan, no? Kung i-memorize, no? O paano tumagal ang samahan? Dapat, ano yan? Dapat you are in the relationship through all the good and bad, knowing how much you had. Dapat your relationship is getting every day better every day. Dapat kinikis mo siya, yung tears away. Oh, dapat you are staying in the relationship. Marami. But we can simplify this by remembering two categories. Yung mga words in red na yan, you can categorize them into effort and skill. That's what you need. Gusto mong magtagal yung relationship nyo? Gusto nyong mag-last yung relationship nyo? You need to exert effort and learn relational skills in that relationship. The more effort you exert, the more relational skills that you learn and master in that relationship and you apply it in your relationship, the longer your relationship becomes. The happier you become in the relationship. Diba? Napansin nyo ba yun? Yun yung mga words in red eh. Lahat yan are either form of an effort or form of a skill. In fact, kung i-connect mo yung effort and skill na yan sa title ng kanta, through the years, I would say that is the foundation. In the first place, bakit sila nagtagal? Bakit nagkaroon ng kanta na through the years? Bakit? Kasi may effort and skill. Tanggalin mo yung effort and skill. Imagine a relationship na walang nag-e-effort. Hindi natututo ng relational skills. Baka hindi through the years ang kanta. Isang linggong pag-ibig siguro. But if you want a long-term relationship, a long-term and happy relationship, the foundation of that relationship is effort and skill. Kaya, magkakaroon tayo ng checklist ngayon, no? So before you enter a relationship or maybe you are already in the relationship and you want to lengthen, you want to strengthen your relationship, merong dalawang bagay na dapat kang tandaan. No? Merong dalawang requirement para tumagal yung relationship nyo. Number one, dapat meron kang willingness to exert effort in the relationship. Being in a relationship requires a lot of effort, a lot of energy. Kaya ako lagi kong sinasabi to sa mga students ko, no? Bawal ang tamad sa relationship. Kapag feeling mo, single ka tapos tamad kang tao, ayaw mo masyado nag-e-effort, ayaw mong may inaalaga ang ibang tao, huwag ka muna mag-relationship. Because to be in a relationship, it will require you to be more selfless. And being selfless means you are ready to exert effort for the benefit of the beloved. So, bawal ang tamad sa relationship. Yung mga nakikinig dito na single pero tamad, huwag muna kayo mag-relationship. Number two, being in a relationship is also a phase where we need to constantly study and upgrade our social skills. Hindi tayo dapat nakakampante sa isang relationship. You exert effort, pero nag-aaral ka rin sa relationship. Pinag-aaralan mo yung mga iba't ibang mga relational skills that will make your relationship last longer. Such as what? Ano ba yung mga mahalagang mga relational skills that you need to really lengthen your relationship? Alam nyo, the Bible has a very good input on this.
the very popular love chapter, 1 Corinthians 13, teaches us about that. Many people, ha, mali ang pagkakaintindi sa 1 Corinthians 13, no? Ang tawag nila dito, the love chapter. Kasi akala nila yung love chapter, it describes what people feel when they are in love. But 1 Corinthians 13, it's not about emotion. It's not. Huwag niyong isipin na kapag yung 1 Corinthians 13, ito yung mga dapat mo na feel para malaman mo kung love mo ba yung tao o hindi. Hindi, no. 1 Corinthians 13 is a passage of social skills. Isa-isahin nyo, tinan nyo. Palakihin natin, ha. Isa-isahin nyo. Love is patient, kind, does not envy, does not boast, it is not proud, does not dishonor the other, so on and so forth. Ituloy nyo lahat yan. Mapapansin nyo lahat ng sinasabi dyan. These are skills that you apply, not emotions that you feel. Mga action words yan eh. Mga verb form yan. So you can use this chapter or this passage to as a checklist kung na-master mo na ba yung bawat isang skill na meron dyan. And you need to be mastering these skills, lalo na if you are in a relationship. If you want your relationship to be enhanced or to be lengthened. Again, no, babalik tayo doon sa aking diagram, ganyan yan eh. The foundation of long-lasting and positive relationship is effort and skill. Kaya rin, no, another response that we can do here is, nako, please, don't use your emotions as the barometer of your relationship. Especially young people today, in our culture kasi, usong-uso yung niroromanticize yung relationship eh. They make us feel or they make us believe that relationship is all about emotions. It's all about the spark. It's all about feeling in love, feeling happy. That is a wrong framework. Don't use emotions as the barometer of your relationship. Ibig sabihin, huwag mong gawing palatandaan. Di ba? Barometer means yung parang palatandaan. Huwag mong gawing palatandaan yung emotions para mag-conclude ka how your relationship is doing. Kasi when somebody asks you, halimbawa, oh, kamusta kayo ni ano? How is your relationship doing? Most people, at ito yung mali ha, most people will use emotions as the barometer of their relationship. How is your relationship doing? Parang wala ng spark. Parang hindi na kami kinikilig sa isa't isa. And then they conclude, maybe it's time to move on. Maraming ganyan yung pananaw eh. They base it on emotions. Wala nang, hindi na kami nakikilig, hindi na kami kinikilig, wala nang butterflies in the stomach. Maybe this is the sign that it's time to move on. Oh my goodness, if that's the way you see relationships, hindi ka talaga magiging stable dyan. Diba? Meron akong framework dyan eh. Kapag ganyan ang pananaw mo, ginagawa mong emotions yung foundation ng relationship nyo, you will not be stable. Ang team song mo, isang linggong pag-ibig. Ang bibilis. Kasi lahat binabase mo sa emotions. Because to tell you honestly, in a healthy relationship, you will not always feel in love. Yes, you love the person, but be feeling in love, hindi araw-araw nararamdaman yan. That's unrealistic. Ask people who are married. Diba? Mula ba nung day one, nung kinasal sila hanggang ngayon, na 10 years na sila, within those years, lagi ba silang in love? Of course not. Diba? Pero, kahit hindi sila in love, kahit nawawala yung kilig, ibig sabihin ba nun? They are not in a healthy relationship? No. Ganun lang talaga yung emotions ng tao. Hindi siya laging nasusustain in that high level. Taas-baba yan, taas-baba. Pero sir, what do? I am in a relationship long term. Parang wala nang spark. Should I be alarmed? Well, maybe. Isang indication yan that maybe bumababa ka doon sa yun, effort and skill.
Maybe kaya wala nang spark. Maybe you are becoming complacent na in the relationship. And when you sense that, what do? You upgrade the effort. You upgrade the skill, not the emotion. Oh, imagine mo kapag again, emotion yung model mo ng relationship, na sense mo na wala nang spark. Don't fix the emotion kasi yung emotion, that's the outcome of effort and the skill. Oh, kapag pinifix mo yung emotion, pipilitin mo ngayon yung partner mo, bakit hindi ka nakikinig sa akin? Bakit hindi ka na in love sa akin? Bakit wala ka ng butterflies in your stomach pag nakikita mo ako? It won't work. Kasi nga, ang emotion must be the outcome of the effort and the skill that you do in the relationship. The more you do this, the more you increase your passion for each other. Oh, pero let's be realistic din naman, no? Hindi naman araw-araw perfect ang lahat yan magagawa mo. Along the way, you become busy, may trabaho, maraming demand sa family, marami kang hinuhugasang pinggan, marami kang nilalaban, napapagod ka, bababa yan, bababa rin yung emotions. But it doesn't mean the relationship is over. You can revive that by upgrading this to effort and skill. Okay? So, yun dapat ang focus natin in the relationship. The effort, the skill, the things that we can control. Hindi tayo dapat nagpo-focus doon sa outcome. Doon sa emotion. Because the moment you do, the moment that you base everything, all the decisions you will do in your relationship on emotions, you are making your relationship very unstable. Alright? Okay, so I hope marami kayong natutunan na sa ating song analysis of Through the Years. Okay? So, we will do the same in the next episodes. Kung meron kayong mga suggestion na songs na gusto nyong i-analyze natin, i-comment nyo lang sa baba. But, thank you everyone for listening. Have a great day until the next song. Bye-bye. God bless.